Naging isang malaking learning experience ang 2020 Summer Olympics para sa first-time Olympian na si Christina Knott. Nagbabalik si Mayan Fajardo. Maraming natutunan sa kanyang unang sabak sa Olympics ang Filipina-American trackster na si Christina Knott. Tumapos na panglima sa Heat 7 ng Women's 200-meter dash qualifying round ang 25-year-old sprinter at hindi nakapasok sa top 3 na nakaabante sa semifinals. Naglista ng 23.80 seconds finish si Knott na di hamak na mas mabagal kumpara sa kanyang 23.1 seconds national record na itinala niya noong 2019 Southeast Asian Games. Aminado si Knott na maraming factors ang nakapagpabagal sa kanyang performance sa qualifying round ng quadrennial meet. I think nerves and you know the temperature really obviously there's other factors but those are two of the main factors that I can take away from my race. You know, in the warm up it was a lot hotter than I expected, you know, and I should have took an above approach with hydration and you know, kind of staying out the sun more, knowing that I'm gonna be in the sun like during my race. I think the sun really killed me. And you know, just being on the world's biggest stage like that, any athlete's gonna be nervous, especially since I've never been there before. Pagkatapos ng kanyang Olympic debut sa Tokyo, Japan, malinaw namang inihayag ni Knott na gagawin niya ang lahat para muling mag-qualify sa 2024 Olympics na gaganapin sa Paris, France. Next year is another big championship year. We have World Indoor, World Outdoor, Asian Games. It's another year of championship. So back to the drawing board and do it again. That's going to be probably going to be the forefront of my motivation going into training is to qualify for Paris. Kahapon ay lumipad na pabalik ng USA si Knott upang makapagpahinga bago bumalik sa kanyang training. Mayan Fajardo, PTV Sports.